Good day everyone, may alam naman tayong client na magpapaliban ulit sa atin para kang business mo na po siya na client. As you can see, ito yung previous hair niya, yung waving niya is yung bagong tubo. Dito nag-apply na po ang quarantine guys. So pag-apply po ng steaming cream, kailangan hindi ito masalat sa dami, half inch away from the room. At pag-apply po ng rebonding cream, kailangan kung saan yung wigot na ito lang tayo. Check niyo ang buho. Kapag hindi pa luto, saka na kayo mag-add ng 5 minutes hanggang maluto ang buho ni client para madaling plancha niyo. Sabay na rin ang kanyang manicure para totally packs na po ang kanyang kagandahan. At nagpapos pa na rin si client kasi uuwi na siya ng Canada. Relax na relax. At dito, binablaway ko na siya at make sure po sa pagdanaw ng iba ni cream kailangan kasi hindi pwede na mag-ibang aking kalas bigas sa buhok ni kaya. Kailangan sa pagmanok po matanggal lahat yung inoplan yung steadying cream. At dito nablaway ko na siya, ayan, sobrang taas po ang buhok ni kaya, sobrang ganda. Para kung basis ko na itong magbibigan sa kanya, blower na rin yung blower hanggat matuyo ang buhok ni kaya. So kailangan din sa pag blower po 45 degrees po ang blower na nakaangat sa kanyang ulo kasi hindi siya pwede malapat sa scalp ni client kasi pwede mapasok po ang head ni client. Dito natutuyo na po siya, kailangan po sa pag-blower kailangan 100% natuyo po siya. At dito sinimulan ko na po ang pag-plancha. Kailangan sa pag-plancha is manipis everything, kailangan sa pag-plancha is meron tayong sa heat capacity ng plancha na gamit niyo para magiging perfect yung result niyo sa buhok ni client. Ayan. Nagpa-plancha lang po ako. Ayan. Plancha na lang ng plancha kasi mataas po ang buhok ni client. Hagod na hagod kahit stress na ang lola niyo. Kailangan maganda po ang result para maibigay natin yung gusto ni client para masatisfied. Dito, tapos ko na po siyang ma-plancha. Ayan. Yan po ang resulta sa first plancha po natin sa buhok ni client. Ayan po. Makikita niyo maganda na siya. So, dito, piniprepare ko na yung highlights ko sa kanya. Hindi po yan bleach. Natural color po yan.
gusto ni client na maiba lang naman sa light blend lang yung niya highlights niya. So ayun, binibigyan ko lang siya ng konting highlights. Gusto na konti lang kasi yung parang meron accent lang yung buhok niya. Ayan, yung astok. Saka dito, lagyan ko ng base color. Yung base color naman niya is medyo dark sa highlights ko natin para mag-emphasize yung nagawa natin highlights ng light na light blend ko. Dito ang base color. Pagkatapos, konting twist, may highlights about